Today is Monday. So ngayon yung start natin para mag-aral ng wika ng hapon, no? So dito hindi tayo mahihirapan kasi mayroon naman ng mga sentence na English tapos mababa yung Japanese, no? Tapos meron ding Nihongo tapos Chinese tapos Tagalog, no? So usually meron naman tayong knowledge na sa 20 to 30% ng knowledge natin how to speak. Then hindi kasi sapat yun kung manirahan ka dito ng 5 to 6 months or to 1 year. So, kailangan mo talaga matuto. Ay kung nag-i-enroll pa ako sa school how to speak ng Nihongo, so sayang din sayang din yung pera. Tsaka, it takes time pa, no? So, yun. Tayong mga Pilipino naman, kahit saan tayo dalhin, napakabilis natin maka-adapt ng wika tsaka ng kultura ng bansang pinupuntahan natin kasi nga kailangan natin yun sa araw-araw na buhay natin. Tulad ko, nasa Japan ako ngayon, di ba? So, kailangan kong matutunan ng mabilisan at saka dapat fluent yung pagkakaintindi natin sa isang bansa o isang lingwahe na ginagamit natin sa araw-araw. Tulad ko, araw-araw na mamalengke sa supermarket ng Osaka. So, may mga pangyayari na tinatanong ako ng nakitinda na, buy one take one na pala yung binibili ko, so isa lang yung kinuha ko, so dun. So kailangan ko talaga matuto at saka mag-aral pa muli. No? So yun guys, bilang Pilipino, lubos kong naunawaan yung mga bagay na tulad din ng ibang kasamahan ko dito sa Japan na natuto na hindi sa isang saglit lang, kundi it takes time, no? So yun, parang yung paharap ng isang tao na darating din yan basta't sumahan mo lang ng pagkisikap at tiyaga. So yun guys, manggagawang Pinoy goes to Osaka, Japan. So thank you so much for always watching. Sana pala rin tayo dito sa lugar na to at makabalik tayo ng matiwasay at full of bless sa Pilipinas. Thank you guys, bye bye. Thank you for watching.